Guys, welcome back to my channel. So today is April 24, 2020 and wala lang, parang feel ko lang wala, parang magkwento lang sa inyo tungkol kay Kion. Simula nang pinanganak ko si Kion, tapos yung 1 year nakasama ko si Kion. And kung interesado kayo, just keep on watching. So ayun na guys, kwentuhan lang naman to, so iga na ako. And ito, i-flash ko dito yung picture ni Pia nung pinanganak siya. Oh, 'di ba ang cute-cute niya? So ayun. Ano bang masarap pag-usapan? Ah, alam ko na. Yung vlog na lang na to is tungkol dun sa labor nung nag-labor ako hanggang sa napunta kami sa emergency CS. Yun, ganito kasi yun. February 26, check-up ko lang yun. And nung time na yun, nagkataong busy yung kapatid ko sa school. Tapos si Chris nagpa-process na siya ng application niya para makalipat siya dun sa PLDT. And then, ang nangyari, sabi ko, sige ako na lang mag-isa magpapa-check-up. 39 weeks na ako noon time na yun. Tapos, pag di sakay ako ng Grab, papuntang Chinese. Pagdating ko ng Chinese, ang ano kasi doon is, nasa 6th floor yung OB ko. Yung elevator, kasi mangyari, sasakay ako ng shuttle, tapos nasa 2nd floor yun, tapos elevator pa 6th floor. Sabi ko, para bumaba na siya. Si Kion, maghahagdan na lang ako from 2nd floor hanggang 6th floor, naghagdan ako. Pagdating ko na 6th floor, hingal ako, di bumili muna ako ng tubig, ganyan, tapos nagpalista na ako. Tapos, di inaii ako. Pag IE sakit, wala, nung pag IE, dun ko lang naramdaman yung hilab. Tapos, tanong ako, di ba ba humihilab? Ganyan, kaya sabi ko, ngayon lang po, sabi niya, ano na to, mataas na to, gumano na siya. Hindi niya naman nabanggit kung ilang cm na. Wala nga ako nararamdamang labor. Wala ako nararamdaman na ganun. Tapos, sabi niya sa akin, umuwi ka na, ready mo na yung gamit mo. Tapos, pa-admit ka na mamayang gabi. So, pag-uwi ko, party-party, ano. Parang sabi ko, kasi alam ko na, expected ko na hindi ako pakakain ng medyo matagal, and pagka kinapong kasama ka, hindi rin ako makakain agad kasi nga hindi ko alam kung mas ECS ako nun or kaya akong inormal since yung mom ko kasi CS kami. And then di eto ta, pumunta kami ng gabi na, no, alam ko, tanda ko. Bumili pa ako ng milk tea ng umaga. Pag-uwi ko ng bahay, tapos bonchon. Tapos sa lahat ng gusto kong kainin, kinain ko na. Tapos pumunta kami ng hospital ni Chris ng mga 8 siguro ng gabi. Tapos, ako pa may dala ng maleta ko. Tapos dinadala ko. Yung mga guard doon, parang wala pong sinabi si Doktora Samora na ganito, ganyan, ganyan, chocho. By the way, yung OB ko is OB dito ng mami ko. So, nanganak ako ng 25 ako. So, 25 years ago, pinapaanak niya yung mami ko. Ako yung nilabas. Kaya parang sabi niya, mas ikaw naman ngayon yung papaanakin ko. Yun. Anyways, tapos, edi, ganun na nga, no? Wala talaga ako nararamdaman na pain. Kaya parang hindi sila naniniwala. Pag IE nila, sabi, 5cm ka na ma'am, ganyan. Sabi ng mga nurse na nandun sa loob ng delivery room. And then, may makakatabi na ako doon, ganyan. Nakachikahan ko pa nga yung iba doon. Tapos, may naging friend rin kami doon. Ka-birthday ni Kion. Tapos, ang nangyari,
wala, hindi ako pinalagyan ng swero, wala talaga, as in. Gusto nila, hindi na ako tatayo kasi 5cm na. Hindi ako maihi. Naiihi na ako, hindi ako makaihi ng nakahiga. Gusto kong tumayo, maglakad sa CR. Nung wala yung nurse, takbo ako sa CR. Pinagalitan ako. Sabi niya, ma'am, paano ko ngayon? Ganun-ganun. Tapos, grabe. Tandang-tanda ako pa rin yung mga pangyayari sa isip ko. And then, ano, natulog ako, nag-iiyak na yung mga kasama ko doon, mga sinasaksakan ng epidural. Epidural ba? Hindi. Ano yung pampahilab? Basta may sinasaksak na doon sa pampahilab. Tapos, ini-induce yun, ini-induce. And then, ano, di, iyak na sila, ganyan, nasa tulog. May pinasok, siguro mga bandang 11 yun, ng gabi. Tapos, nagsisisigaw na siya. Sabi niya, lalabas na to. Tapos, mga 7cm pa lang ata siya, 8. Tapos, sabi, ipapasok ka lang kung nasa 9cm ka na. Tapos, ako, sarap na sarap. Para lang ako nag-check-in doon, natulog, ganyan. Tapos, si edi, alas 12 ng anak na siya. 12. Naka-birthday din pala ni Kion yun. Kasi 26 nga ako napasok. Tapos, si, ano, tapos, nangyari, tulog lang kami ni Kion. Kinabukasan ng mga 5 a.m. and 5 a.m. Every hour, inaano kami, ina-IE. Yun. Tapos, 5 a.m., lagyan na ako ng dextrose. And then, 5 a.m. na siya ng February 27. Tapos, pinutok na rin yung panabigan ko. Yun ang pinaka-worst. Grabe. Yung IE, masakit, oo, pero kaya eh. Pero yung pinutok yung panubigan mo, grabe. As in, grabe yung experience na yun. And then, ayun, pinipilit lahat, pinipilit na dumating yung doktor ko ng mga 9 a.m. And then, ginawa nila lahat para umano hanggang 6 a.m. lang ako eh. Umasok ako ng 5 a.m. hanggang 6 lang yung nangyari. So, sabi, pagdating ng alauna at hindi pa rin tumaas yung CM, i-CS lang ako. Mga 9 a.m. pa lang, naalala ko, ano, pag-check nung heartbeat, sobrang taas, pumapalo sa 180, yung heartbeat ni Kian, sobrang nai-stress na siya sa chan ko. Kasi gustong-gusto niya nang lumabas. Active siya, pero wala akong nararamdaman na labor. Tapos, ang nangyari noon, after noon, edi, ano na, kasi may nakasabay ako doon, yun ngayon naging kaibigan namin ni Chris yun. Kasi, siya, pumasok siya ng 4 a.m., tapos 5 a.m. na ano niya na yung baby niya, kasi, yun sa kanya naman, bumababa yung heartbeat. Natakot yung mga ano, bumababa yung heartbeat. Tapos, in emergency CS siya agad. So, hindi na siya nagtagal sa delivery room katulad ko. 26 pa ako hanggang inabot ako ng 27, diba? Tapos, yun, hanggang sa, grabe, as in, pakaramdam ko talaga, ginahaasa ako ng mga 10 tao nun. Yun. Tapos, nung sabi na isi-CS na ako, nakita ko si Chris, pinapasok na siya sa delivery room para dun sa waiver. Ngayon, after nun, ano, hindi ko na masyado maalala kasi naka-induce na rin ako nun eh, pinapahilab na rin. Yung hilab na naramdaman ko nun, hindi naman yung sobrang sakit. Yung tipong para dinilis ng ano lang ako, yung parang meron lang ako, ganyan. Tapos nun, ayun. Di ba nga, nagtumataas yung heartbeat niya, ganun. Tapos, di, hindi ko na ano, kasi yung side effects sa akin ng anesthesia, nagpantal ako nung kalahati ng katawan ko. Tapos, suka ako. Suka ako ng suka. So, nandun ako sa, ano,
after ng OR, nakuha na si Kiyo, narinig ko na siya umiyak. Parang, snap, nakatulog ka talaga ako nun. Tapos, narinig ko tawa ng tawa yung OB ko. Sabi niya, tingnan mo, taba-taba mo, kaya pala hindi ka makalabas sa nanay mo. Taba-taba. Pero ang sabi ng doktor ko, masyadong malaki yung buto dun sa may pelvic ko, kaya hindi makadaan yung baby. Yun yung sabi niya. Tapos, yun din ako sa recovery room. Nakakatawa kaya dun yung mga nag-uusap. Kailangan mo, ma'am, igalaw mo na yung paa mo. Igalaw mo na yan para makalabas ka na dito. Mahal bayad sa recovery room. Yun yung naalala ko yun. Yung parang gusto mong tumawa, pero alam mo, hindi ko talaga siya paggalaw. Tapos sabi niya, hindi, isipin mo lang nagagalaw mo, magagalaw mo din yun. Tapos pakiramdam ko, hindi ko siya nagalaw, pero nilabas naman ako ng recovery room. Sabi nila, minsan daw kasi akala lang namin, hindi ginalaw sa sobrang lakas ng anesthesia. And then, after nun, grabe, sobrang groggy ko. Yung mga tao sa harap ako, parang tinatanguan ko na lang. Tapos tulog ulit ako, tapos pag so, 27, hinanap ko si Kiyon, nasaan siya. Tapos, parang sabi na, basta para kasi ako muna ganyan. So, alam ko na nasa Nico si Kiyon. Anyway, hindi naman ako natakot. Hindi ako natakot noong time na yun. Kasi, doon ako pinanganak din sa Chinese. And, naniko din ako. Naniko din si, yung bunso namin, si Ira. So, ayun. And then, mabilis ako naka-recover. 1 week. I mean, naka-recover na parang hindi na ako hirap maglakad, ganyan. Tapos, gumaling agad yung sugat ko. And, pero naiwan si Kiyon. So, dun nagsimula yung exclusively na pag-breastfeed ko, pero pumping. Kasi, hindi ay na ako, since gusto ko nang gumaling para pag labas ni Kiyon, maalagaan ko na siya, nag-pump na lang ako nun. So, doon nag-start yung pumping session ko, na ikukwento ko rin naman sa inyo yun. So, yun yung birth story ni Kiyon. And, naiwan siya sa hospital, 6 days siya doon. And then, doon sa 7th day niya, inuwi namin, doon na namin siya na-uwi. And yun, grabe. So, yung mga, ipa-flash ko na lang yung mga pictures dyan. Or kung may video dyan sa gilid. Habang nasasalita ako. So, again, thank you for watching. And then, bukas pag-usapan naman natin yung, since birth story ngayon, yung 12 months na pag-aalaga ko kay Kiyon. Kasi, siya yung mag-go 1 year and 2 months na. And so, sobrang bait na bata nito, grabe. And sobrang tapang, takas ng loob. Ay, grabe, mahal na mahal ko to. So, good night. See you again in my next vlog. Comment down below lang kayo. And, susubukan ko maging active dito. Pero, syempre, si Kiyon ang priority ko. For now, and good night. Antok na ako.